Mula kay Munting, Kaalaman, mga kapatid, no? Meron tayong pag-uusapan dito. Total, ito naman ang napapanahong usapin ngayon, mga kapatid, no? Merong isang eksperto, scientifico, kilala nyo si Stephen Hawking. Ito ang kanyang tanong. Nasaan daw ba ang Diyos bago palikhain ang langit at lupa? O sa madaling salita, nasaan siya naroroon, no? Nung hindi pa, wala pang earth, wala pang lupa, wala pang karagatan, wala pa tayo mga tao, no? At dun sa tanong niya ay parang merong pagdududa mga tol. At yan ang ating bibigyan ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago yan syempre, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Munting Kaalaman. Kahit na Munting Kaalaman to pero napaka-solid at punong-puno ng kaalaman ng ating matututunan dito. Syempre, kung trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa kanyang pagkakaupo sa Cambridge University, si Stephen Hawking ay naging dalubhasa sa pag-aaral ng kalawakan o ng universe at ng mga bagay na narito. Ang paglalang sa tao at sa daigdig ay tinitignan niya sa perspektibo ng isang scientist. At gaya ng ibang mga scientist, maging si Stephen Hawking din ay nagtataka at nagtatanong saan nga ba tayo nagmula. Imagine nyo mga tol, no? Ito si Stephen Hawking ay talagang sobrang talino. As in, mga tol, kung ikukumpara ang isang tao, halimbawa ako, ikukumpara ako sa kanya mga tol, eh talagang ano ko dyan, bagsak ang IQ ko dyan pagdating. Napaka talino at napaka eksperto nito. Pero dito mo rin mapapatunayan mga tol, no, na merong limitasyon ang katalinuhan at kakayanan ng utak ng tao mga tol. Di nga kaya nating gumawa ng kahit na ani. Nang kahit na isang pirasong butil ng buhok, hindi natin kayang mag-produce eh. Di ba mga tol? Kaya natin mga synthetic lang mga ganyan. Hindi rin natin kayang bumuhay ng mga namatay na. Di ba? Yan ang hangganan ng tao mga tol. Kahit na gaano ka kayaman, kahit na gaano ka katalino, eh hindi ka makakagawa ng isang perpektong buhay. Sa madaling salita mga tol, iba pa rin talaga ang kakayanan ng Diyos na lumikha, no? Diyan mo masusuka talaga na merong hangganan ng kakayanan ng tao. Timo, hindi niya nga mapaayos yung sarili niya, di ba? Tuloy natin. Ano ang dahilan bakit tayo nilikha? Sa huling libro na isinulat ni Stephen Hawking na Brief Answer to Big Questions, sinimulan niya ito sa pagsusulat ng serye ng 10 intergalactic essays na tumatalakay sa pinakaluma at gasgas na kwento sa lahat, meron bang Diyos ayon sa kanya? Kung aalamin natin ang kanyang sagot mula sa ilang dekada niyang mga interviews, mga isinulat na salaysay at mga talumpati, mahihinuha natin na hindi katakataka ang kanyang isasagot. Sa tingin ko, ang kalawakan ay nilikha mula sa wala ayon sa mga batas ng siyensya. Sinabi pa niya, kung tatanggapin mo katulad ko na ang batas ng kalikasan ay permanente at hindi nagbabago, kung gayon, matatanong mo rin ang katanungan na ano ang papel ng Diyos? Noong nabubuhay pa si Hawking, madalas niyang ibinibida at lubos na pinaniniwalaan ang Big Bang Theory. Ito ang teorya na nagsasabi ang kalawakan daw ay nagsimula noong sumabog ang isang ultra-dense singularity na mas maliit pa sa atom. Mula dito ay nagmula ang matter, energy, at ang empty space na nasa universe. Ang lahat daw ng ito ay nag-evolve at naging universe na alam natin ngayon. Para kay Hawking at sa iba pang mga scientist, ang pinagsamang mga batas ng gravity, relativity, quantum physics at iba pang mga batas ng siyensya. Ayon sa kanya, ang makakapagpaliwanag sa lahat na nangyayari at mangyayari pa lang sa ating kalawakan, kung gusto mo, pwede mong sabihin na ang batas ay gawa ng Diyos, pero yun ang nagbibigay kahulugan lang sa Diyos at hindi patunay o pruweba na mayroong Diyos, sabi ni Hawking. Sa libro ni Hawking, ipinaliwanag niya ito gamit ang quantum mechanics. Sa quantum studies, karaniwan na makikita ang subatomic particles gaya ng protons at electrons na parang bang lumitaw na lang sa kawalan
at pagkatapos ng ilang sandali ay mawawala ulit at lilitaw sa ibang lokasyon. Biruin mo, no? Hindi sila naniniwala na may Diyos kasi parang yung hindi nga naman pasok, no, doon sa batas ng siyensya. Pero may mga binabanggit sila na singularity, atom, matter. Isipin mo saan nang galing yung mga yan, di ba? Yan ba'y bigla-bigla na lang din lumitaw at wala man lang lumikha sa kanila? Kasi nag-iisip sila eh. So, sino ang lumikha sa lumikha, di ba? Sino ang lumikha sa Diyos na may likha ng lahat? Kung meron mang Diyos, sabi niyang ganun. Pero isipin mo naman, o sino naman ang lumikha doon sa singularity na binabanggit nila, yung dark matter na yon na pinagmulan ng isang napakalakas na Big Bang daw, di ba, doon sa Big Bang Theory, may malakas na pagsabog at pinagmulan ng mga planeta, galaxies, di ba, solar system, mga planet. Tapos doon sa Big Bang na yon, doon nagkaroon na rin, mga kapatid, unti-unti. Etong Earth, no, sa dinami-dami ng planeta sa universe, isa itong Earth na to, oh. Sabihin na lang natin etong Earth na to kasi wala pa naman tayo napapatunayan na ibang planetang may buhay eh. So etong Earth na to ang kaisa-isang planeta bigla na nagkaroon ng buhay, no. Biruin mo, napakaswerte natin mga tol na napunta tayo sa planetang may buhay, no. So hindi sila naniniwala na merong nagdisenyo, hindi sila naniniwala na merong lumikha, hindi sila naniniwala na merong Diyos na lumikha kasi nga ang pag-iisip kasi nila siyensya, 'di ba? Science, lahat na i-explain nila. Kapag hindi nila kayang ipaliwanag, ibig sabihin ng mga tol eh, para sa kanila hindi totoo o hangga't hindi nila napapatunayan ay hindi totoo, no? Ganon sila mag-isip. Ngayon, kung ikaw man tatanungin, saan ka ba? Kasi ako hindi kita kilala, kung sino ka, syempre hindi ko alam kung ano pinapaniwalaan mo, pero ikaw, naniniwala ka ba doon sa banal na kasulatan at doon ikwinento kung paano ginawa itong lahat ng ating nakikita? O mas naniniwala ka doon sa sinasabi ng mga scientist, di ba? Kasi may tanong sila, o, asan ang Panginoong Diyos? O asan ang Diyos nung hindi pa nililika ang langit at lupa? Sino lumikha sa kanya? No? Talagang may kita mo doon yung limitasyon lang ng isip ng tao eh. Dahil ang ating kalawakan ay dating kasing laki ng subatomic particles, tila matuwid sabihin na ito ang dahilan kaya nagkaroon ng Big Bang. Mm-hmm. Pero maaring merong magsabi na papaano ko ang Diyos ang lumikha ng proton size singularity, mm-hmm, na iyon ay siya rin ang nagpasabog nito. Mm-hmm. Pero sinabi ni Hawking na merong paliwanag ang siyensya dito. Oh, diba? Inaliwanag niya ang physics sa likod ng black holes. Ang black hole ay mga bituin na nag-collapse at naging sobrang dense. Kaya naman, walang kahit ano, maging ang light, ang kayang makaalis na pool nito ang black holes. Gaya ng kalawakan, bago maganap ang Big Bang, ay nag-condense at naging singularity. Ang singularity na ito ay punong-puno at sobrang lakas ng gravity. Kaya naman, dito ay nababaluktot ang oras at ang liwanag. Sa simpleng paliwanag, sa loob ng black hole ay walang oras. Dahil ang universe ay nagsimula din sa singularity. Biro mo, no, na ipapaliwanag nila kung ano yung nasa loob ng black hole. Pero tanong, meron na bang nanggaling doon? Meron na bang nagpunta doon tapos nakalabas at inexplain na ito yung nasa loob ng black hole, di ba? So, mayroon sila mga binabanggit na mga particle, di ba, mga singularity, energy, mga tol. So, ano yung mga yon? Saan nang galing yon? Yun ang pinakatanong eh. So, saan nang galing naman yung mga yon? Saan sila nagmula, di ba? Basta nandiyan na lang sila, walang panimula, walang hanggan, parang ganon. Ang oras ay hindi pa nag-i-exist bago maganap ang Big Bang. Mm-hmm. Nantanungin si Hawking kung ano ang nangyari bago ang Big Bang, walang oras at walang naganap bago ang Big Bang. Mm. Kung gayon, ang Big Bang ay walang sanhi dahil wala namang oras bago ang Big Bang. Kaya wala rin dahilan para mag-exist ito. Para kay Hawking, nangangahulugan lamang ito na walang posibilidad na meron manlilika ng lahat ng bagay. Dahil wala pa namang oras at panahon na maaring mag-exist ang isang manlilikha. So diba, yung manlilikha mga kapatid o yung Panginoong Diyos ay binibigyan niya ng oras o binibigyan niya ng panahon. Yun ang problema eh, di ba? Itinutulad mo yung isang manlilikha sa limitasyon ng tao na mayroong panimula at mayroong hangganan. Di ba? Samantalang itong sinasabi nila na biglang sumabog,
Pwede ba namang biglang may sumabog na wala lang, 'di ba? Meron nga sumabog eh. Ibig sabihin nun, merong isang pinagmulan o merong isang bagay na nag-create nung pagsabog na 'yon. 'Di ba? Ewan ko ba, ang gugulo nila mag-isip, no? Ang argumentong ito ni Hawking ay nakakapagpalakas ng loob sa mga taong di naniniwala sa Diyos, pero hindi 'yon ang intensyon ni Hawking. Bilang isang scientist, pinagsikapan niyang malaman ang isipan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kalawakan na nasa paligid natin. Ayon sa kanyang pananaw ukol sa universe ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba ng divine creator at ng mga batas ng kalikasan. Ito naman ay nagbibigay daan pa rin para sa pananampalataya, pag-asa, pagkamangha at higit sa lahat, pasasalamat. Meron lang tayong iisang buhay para ma-appreciate ang magarang disenyo ng kalawakan. At dahil doon, ako ay lubos na nagpapasalamat, sabi ni Hawking sa pagtatapos ng unang chapter ng kanyang libro. Ang kalawakan natin ay tumatakbo sa isang scientifically guided autopilot. Dagdag niya pa sa kanyang sinabi, ang tanging papel na natitira para sa isang makapangyarihan Diyos sa lahat ay maaring ang pag-aayos ng panimulang kalagayan ng kalawakan. Nang sa ganon, ang mga batas ng kalikasan ay maaring mangyari. Ang Diyos ba ang lumikha ng quantum laws na nagdulot upang mangyari ang Big Bang? Dagdag niya pa, wala akong hangari na saktan ang damdamin ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Pero sa tingin ko, ang siyensya ay mas maraming paliwanag kaysa sa Diyos na lumikha. Subalit mga kamunting, sabi ko nga sa mga nakaraang episode, eh kung meron mang ibang pagbabatayan sa buhay na ito na kasagutan sa lahat ng hiwaga at mga tanong na hindi kayang sagutin, ang tanging makakasagot lang ay walang iba ang banal na kasulatan. Tama. Na itinago sa lihim ng hiwaga para sa ikabubuti ng mga tao. Yun din ang purpose mga kapatid kung bakit merong Bible. Diba? Yan ang purpose kasi yan ang magiging saligan at gabay ng tao eh. Diba, nandiyan dyan kasi nakasulat yung mga salita. Yan dyan din nakasulat yung mga history nung unang panahon. Ito yung pinakamahalagang libro sa lahat eh. Yun nga lang syempre, nakukurap na rin yan sa dami-dami ng mga salin, diba? Kaya yung mga Bible scholar talaga, sila yung mga nag-aaral talaga dyan ng Bible para maipaliwanag kung ano ba yung tamang salin. Kasi bumabalik lagi sila doon sa pinakaunang aklat eh, doon sa original version eh. Kada merong ipapaliwanag yung mga Bible scholar, bumabalik sila dun sa original version para mas maipaliwanag nila ng mabuti kung ano yung pinakatamang salin, mga tol, no? Tuloy natin. Kung paniniwalaan natin ang lahat ng bagay ay may pinagmulan, pues ito ang sagot ko, pakinggan nyo. Sa unang Korinto 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Oo naman. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanyang katosuhan. Kitam, kaya sa Diyos tayo maniwala. Saan niya ba galing ang lahat ng bagay? At ang mismong lumikha, saan niya ba galing? Ito basahin natin sa Awit 92. Bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Nakakatindig balahibo mga tol yung mga ganyang klaseng talata. Kasi mga tol, no, aminin natin talaga merong hangganan ng isip ng tao. No? Hindi natin pwedeng isipin yung kalagayan ng isip ng Diyos nakapantay lang nung sa atin. Yan, ganyan makapangyarihan ang Diyos kung iisipin natin. Oo, lahat ng bagay ay may pasimula. Pero ang Diyos na lumikha ay walang pasimula. Wala rin mahirap hanggan. Mahirap isipin kahit matalino tayo. Tama. Dahil sabi nga ng talata, ang karunungan ng buong sanlibutang ito ay kamangmangan lang sa Diyos. Biruin mo no, ang sabi sa Bible, ang karunungan ng sanlibutang ito. Pag sinabing sanlibutan mga kapatid, talagang pangkalahatan na yon, pang buong universo na yon, ay kamangmangan lang daw sa Panginoong Diyos. No, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang pinakamatalino at doon ka na maniniwala. Kung kaya mo nang dugtungan ng buhay mo, ayun, pwede na, no? Pero hindi pa rin eh.
Bakit? Eh, hindi nga tayo makalipat sa ibang planeta eh. Hindi nga kaya ng kaalaman ng tao yan eh. Saka imagine mo na, wag na tayo lumayo, wag na tayong pumunta ng ibang planeta para mapatunayan mong may Diyos, di ba? Imagine mo na lang yung disenyo ng mukha mo. Sino ba nagdisenyo niyan? Nanay mo, tatay mo? Hindi. Hindi nga nila kontrolado kung ano magiging itsura mo eh. Hindi nga nila kontrolado kung ano magiging gender mo eh. Diba? Habang nasa tiyan ka ng nanay mo, mag-isa kang nabubuo sa loob ng tiyan ng nanay mo habang pinagbubuntis ka niya. Hindi siya ang nagdi-design sa'yo. Kung kasi kung ganun kaya ng nanay natin na mag-design, edi sana ginawa lahat tayong mga puro, mga pogit maganda, diba? Eh kaso kahit yung magulang natin, hindi nila na de-design kung ano yung magiging itsura ng anak nila na nabubuo sa sinapupunan nila. Hindi nga nila alam kung ano ang magiging gender ng anak nila, kung lalaki o babae. Hindi sila magde-decide nun, mga tol. Imagine mo yung mukha natin, paano yung mga mata natin, bakit may kilay, 'di ba? Anong purpose niyan? 'Di ba? O para pag tumulo yung pawis mo sa ulo, hindi dediretso agad sa mata mo, 'di ba? Tapos itadaan mo na sa kilay. O bakit yung ilong natin naka sa ilalim ng butas, hindi nasa itaas? Eh syempre para pag umulan, hindi ka agad malunod, 'di ba? So yung itsura natin, mga tol, yung daliri natin, yung mga paa natin, yung mga internal organ natin, 'di ba? Yung mga laman-loob natin, lahat 'yan may purpose. Sino nag-design 'yan? Sino-sinong biruin mo habang binubuo tayo, no, mula doon sa pagsasanib ng egg cell at saka sperm cell, 'di ba? Naituro na sa inyo sa science 'yan eh. Mula doon sa sperm cell at sa egg cell na nabubuo unti-unti ang tao, na de-develop yung buto, na de-develop yung puso. Unang-una puso yung na-de-develop, mga tol eh. Yan yung unang-unang titibok eh. 'Di ba? Mula doon sa pagsasanib ng dalawang 'yon, yung chromosomes ng nanay at tatay mo, 'di ba? Mula doon nabubuo. 'Di ba yung DNA noon, yun ang nagdidikta kung ano magiging itsura at kulay ng balat mo, kung gaano kakataba, kung gaano kakapayat yung DNA 'yon. Doon pa lang titignan mo na agad eh. Walang taong may kakayanan gumawa noon. 'Di ba? Paano tayo nabubuong ganyan? Siyempre, dahil nga merong lumikha, 'di ba? Isipin niyo, eto yung DNA ng mga hayop, iba't iba ang hayop. Bakit yung kabayo mukhang kabayo at hindi mukhang baboy? Bakit yung baboy mukhang baboy at hindi mukhang ibon? Eh kasi may kanya-kanya tayong DNA. At yun yung ano, yun yung palatandaan na merong lumikha sa ating lahat. Hindi pwede yung bigla na lang tayong sumulpot dito sa mundong to nang wala man lang, 'di ba? Eh di sana isang species lang tayo lahat, no? So eto, hindi na natin kailangan lumayo pat pumunta pa sa iba't ibang planeta eh, di ba? Hindi na natin kailangan gawin yun eh. Tignan na lang natin sarili natin, masasabi natin, oo nga, may Diyos nga, di ba? So anong masasabi ninyo, mga kapatid, dito sa videong pinanood natin? Comment kayo sa baba, ikaw ba ay believer o non-believer? Comment mo yan sa baba kung bakit patunayan mong wala at patunayan mo ring meron. So hanggang sa muli, mga katol, ako nga pala si Shobal D. Peace out!